sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Ah! Wag po! Mabili ka! Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako! Takutin mo ako! Magandang gabi sa iyo, Idol. Welcome po sa isa na namang segment ng ating Takutin Mo Ako. Tayo po ay napapanood ng live din sa Facebook. Hello sa inyo dyan, mga nanonood ng ating live feed. Nakahanda ka na bang pakinggan ang ating kwento ngayon, Idol? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Bert. Magandang gabi, Tito Pakito. Ako po si Bert. At ito po ang aking kwento tungkol sa isang nilalang na kilalang kilala sa mundo ng kababalaghan ng bawat Pinoy. Umabot pa nga ang takot na hatid dito noon dito sa Maynila. Ang tinutukoy ko po, Tito Pakito, ay ang manananggal. Bata pa ako noon at sa probinsya kami nakatira. Naalala ko noon pagsapit ng dilim ay pinapapasok na lahat ng mga babae at mga bata sa bahay. At ang lahat ng kalalakihan ay nagroronda sa buong bayan. May hawak na mga gasera, sulo, sibat at itak. May mga nababalitaan kasi na pagpapakita ng isang babaeng kalahati lang ang katawan. May bahabang kuko at pangil, gulo-gulo ang buhok, at may malalaking pakpak. Kaya nagkaisa ang buong nayon na hulihin o kaya naman ay patayin ang nilalang na iyon. Isang gabi, dumaan sa harap ng bahay ang mga nagrorondang mga kalalakihan kasama ang aming tatay. Panandali ang dumaan si tatay sa bahay at kinumusta kami kung may naramdaman ba kaming kakaiba o pagpapakita. Sabi namin ay wala naman. Pagkatapos ay pinasara na sa amin ang mga bintana at pinto at sumama na ulit si Itay sa mga nagroronda. Bilin pa niya sa amin kapag may kakaibang nangyari ay tawagan siya sa cellphone. Di daw siya makakatawag o makakapag-text dahil hindi daw siya binibigyan ni nanay ng pang-load. Sobrang selosa kasi ni nanay, baka magka-textmate daw si tatay. Classic. Nagkwentuhan kami ng Kuya Roel ko tungkol sa sinasabi nilang manananggal. Tanong ko sa kuya ko kung totoo ba kaya ito.
Sabi ni Kuya, hindi daw siya naniniwala hanggat hindi niya ito nakikita. Pero ang narinig niyang kwento tungkol dito, may isang babae daw na dayo dito sa aming lugar. May nakakita na daw kung paano naging manananggal ang babae. Nagtago daw ito sa isang sagingan. Hinubad ang duster at sinimulang pahira ng langis ang buong katawan. Naglaway ang babae. Pati ang nakakita, naglaway din. Kasi maganda at sexy daw yung babae. Classic. Tinubuan ng pangil at humaba ang mga kuko sa daliri. Biglang tinubuan daw ito ng malalaking pakpak na tulad ng sapaniki. At unti-unting napupunit ang tiyan. Maya-maya ay biglang humiwalay ang pantaas na kalahati ng katawan at lumipad palayo at naiwang nakatayo ang isa pang kalahati. Sabi ko kay Kuya, maniniwala na sana ako noon. Kaso, napanood lang niya yon sa Shake, Rattle and Roll Part 1. Classic. Sabay bangon ni Kuya at sinilip sa kwarto si Nanay. Tumungo papalapit sa pintuan. Tinawag ko si Kuya. Sabi ko, saan siya pupunta? Sabi niya, hahanapin niya ang manananggal. Bibidyohan niya ito gamit ang kanyang cellphone at i-upload sa FB. Sabi ko, lagot siya kina Nanay. Saglit lang daw siya at kung wala siyang makita ay uuwi din agad siya. Pinilit akong isama ng aking kuya. Saglit lang daw kami dahil baka magising si Nanay. Nung una ay ayaw ko. Ngunit nakumbinsin niya ako na sumama basta ang sabi ko ay uuwi kami agad. Medyo malayo na kami sa aming bahay at napapaligiran na kami ng mga damo at mga puno. Maya-maya ay biglang lumakas ang hangin at may dumaang kung anong lumilipad sa aming itaas. Hindi namin ito naaninagan dahil mas mataas sa puno ang lipad nito. Natakot kami pareho ng aking kuya. Kahit hindi namin nakita, malakas ang kutob namin na iyon ang manananggal. Nagtago kami sa ilalim ng isang puno. Takot na takot kami at halos ayaw na naming gumalaw. Ngunit alam namin sa aming mga sarili na kailangan na naming umuwi. Nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Maya-maya ay may narinig kaming ringtone. At may sumagot sa cellphone at narinig namin ang sinabi. Maya-maya ka na tumawag. Wrong timing ka. May kakainin pa akong dalawang bata. Classic.
pagtingin namin sa isang puno, nakita namin ang manananggal. Ang tangang manananggal, hindi na silent mode ang cellphone. Classic. Tumakbo kami, Tito Pakito, at hinabol kami ng manananggal. Sigaw kami ng sigaw na humihingi ng tulong. Hinihingal na ako noon, pero pinilit ko pa rin tumakbo. Natatanaw na namin ang aming bahay. Sabi ni Kuya, bilisan ko daw at malapit na kami. Malapit na kami sa bahay at malapit na kaming madagit ng manananggal. Classic. Muntikan na kami madagit ng manananggal. Buti na lang, sakto, pagkapasok namin sa bahay, pagsara ng pinto, ay naisara agad namin ito at narinig na lang namin na lumilipad ng papalayo ang manananggal. Nagising si nanay sa aming mga sigaw. Pinagalitan niya kami, sabay yakap na rin sa pag-aalala. Sabi ni nanay, tawagan daw namin si tatay para papuntahin dito. Kaso si kuya, nalaglag pala ang cellphone nung kami ay tumatakbo kanina. Maya-maya ay bumalik ang manananggal at pilit na binubuksan ang aming bintana. Tumigil sa ang manananggal at lumipad palayo. At maya-maya ay narinig namin ang boses ng nagrorondang mga kalalakihan at hinabol nila ang manananggal. Sila tatay pala iyon at dali-dali kaming tinignan. Buti na lang at dumating sila, kung hindi ay baka kung ano na ang nangyari sa amin. Lumipas ang mga araw. Nabalitaan na lang ng buong bayan na namatay na daw ang manananggal. Ayon sa chismis, hindi daw ito nahuli o napatay ng mga nagroronda. Ang chismis ay nang pabalik na daw ang manananggal sa kanyang kalahating katawan dahil mag-uumaga na, ay nakita nito ang isang manyak na lalaki na tumatakbo at dala-dala na ang kalahati nitong katawan. Bumalik ka dito, manyak! Yeah! Akin ang kalahating katawan ko! Classic. Hindi nito naabutan ang manyak. Ang naabutan niya ay ang bukang liwayway. At nasunog ang manananggal sa sikat ng araw. Isang manyak lang pala ang makakapatay sa impakta. Classic. Yan ang aking istorya, Tito Pakito. Hindi ko kinuha ang kwentong iyan sa Shake, Rattle and Roll. Maraming salamat, mga idol. Ang inyong tagapakinig, Bert. Classic.
at iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa iyong likuran.